Okay, magandang hapon mga kaibigan dito sa KMWorks. Ang gagawin natin sa video na ito ay mag-change oil tayo ng ating Rider 150 Fi. At ang gagamitin ko nga palang langis mga kaibigan ay itong X-Star ng Suzuki R9000 pa rin, kagaya ng una natin ginamit. Second change oil natin to. Ang tinakbo natin ay buksan natin. ...4,128 kilometers ang tinakbo natin. Second change oil pa lang ito mga kaibigan. At tara na, simulan na natin. Sa pag-change oil ng ating Rider 150, kakailanganin nyo sa pagkakalas ng drain plug ay itong 14mm na socket. Yan. At dito nyo naman makikita yung ating drain plug sa ilalim ng ating makina dito banda. Ito. Yan. Sige, kalasan na natin. Sa pagkakalas niyan, counterclockwise. Yan. Sige, ito yung counterclockwise. Yan. Pag maluwag na, pihitin nyo na lang siya. At huwag nyong kakalimutan yung ating oil pan. Bago niya siya kalasin. Ayan, lumabas na yung langis natin. Okay mga kaibigan, yan, tumutulo na yung langis natin. Hindi pa siya ganun kalabnaw kasi ang tinakbo pa lang niyan ay 3,600 kilometers pa lang tinatakbo niyan. Eh, fully synthetic naman yan, kaya pwede siya po sa 4 to 5,000 kilometers. Pero dahil bagong motor natin, 3,600 kilometers pa lang ay nag-change oil na tayo. Balikan ko kayo mamaya kapag isasalin ko na uli yung panibagong langis. Patigisin muna natin ng maigi. A few moments later. Okay, yan mga kaibigan. Okay na. Tapos na nating mapatulo yung mga langis. Ang gagawin naman natin ay ibabalik na natin itong drain board. Babalik na natin. Sa pagbabalik niyan, sasalpak niyo lang din. Tapos ikot niyo ng clockwise. Tapos sa paghihigpit naman, huwag yun sobrang higpit, yung tamang higpit lang. Dahil mabilis yan malas trim. Sakto higpit yung kailangan. At ngayon naman mga kaibigan, magpapalit naman tayo ng bagong oil filter. Buksan na natin. Yan, ito yung bago nating oil filter. Sa pagkakalas naman yan dito, meron lang yung dalawang bolts. Yan, kakalasin.
Para sa pagkakalas niyan, kailangan niya lang ng 8mm socket. Kalasin niya lang dun counterclockwise. Sabay-sabay niyan paluluagin. Yun. Huwag hihilahin nyo lang. Tapos kung makikita nyo na may dumidikit dito yung o-ring, kukunin nyo yan. Yan. Tapos ibabalik nyo yan dun sa loob dito. Linisin muna natin itong mga to bago natin ibalik. Ito, hugasan muna natin ito ng sabon dahil dyan pumupunta yung mga masalang dumi ng ating lumang filter. Kaya lilinisan muna natin yan, mga kaibigan. Kailangan pwede kayong gumamit ng dishwashing liquid, mabisa yan. Saka itong mga o-ring, kailangan malinis din yan bago niya ibalik para hindi magtagas yung langis natin. Hindi naman kailangan kada change oil magpalit tayo ng o-ring. Kahit yan lang yan ang gamitin nyo, okay lang yan. Basta hindi pa putol. Pwede pa yan. Dalawang o-ring yan, isang malaki at isang maliit. Tapos ito yung spring na nagtutulak dun sa ating oil filter. Sinasabon ko din yan. Tapos banlawan na natin ng maayos. Okay mga kaibigan, tapos na natin mahugasan. Tutuyuin naman natin yun. Bago natin ikabit, siguraduhin yung malinis. Para hindi sayang pagkakabit mo, paglilinis. Kakabit na niya dyan yung o-ring na malaki. Dito yan. Tapos itong spring dito. Tapos dito mga kaibigan, bago niya ikabit yung bago nating oil filter, punasan niyo muna yung mga natirang langis ng malinis na basahan. Yan, linisan niyo muna itong housing. Tsaka itong labas. Pwede na natin ikabit yung bago nating oil filter.
Pero huwag niyong kakalimutan tong maliit na o-ring na to. Mahalaga yan para hindi tumagas yung langis. Yan ito. Yan. Sunod niyo na mga kaibigan yung oil filter natin. Itong butas na ito doon niyo isasalpo. Tapos ito na. Kailangan may spring. Tapos salpak na natin. Tapos yung dalawa nating tornilyo. Sa pag-igpit naman yan, clockwise, pero hindi kailangan ng sobrang higpit. Tamang higpit pa rin. At yun, pwede na natin salinan ng panibagong oil. Pumasan nyo muna. Ito nga pala yung bago natin lang. Masalin nyo muna yung 1,000 liter. Dahil yung ating makina ay 1.3 liters ang kailangan. Tapos salin na naman natin ang another 300 ml pa. Ito yung gamit natin ng last inchel natin, may tera pa yan. Kailangan level niyan ay nandito sa gitna ng L at F. Ibig sabihin ng L ay low, itong F naman ay full. Kailangan ang level ng langis mo ay nandito lang sa gitna. Ang ilalagay muna natin mga kaibigan ay dito lang muna sa gitna. Tapos makailang araw pag nakatakbo na, pag nagbawas yan, tsaka lang ulit tayo mag-a-add at ilalagay natin dito sa gitna ng low at full. Magbabawas pa kasi yan. Tekin muna natin kung nasa gitna na ba. Ay, wala pa. Pwede pa tayong magdagdag. Yan, okay na mga kaibigan. Nasa gitna na siya ng L at F marking ng ating makina. At maka ilang araw pagka nakatakbo na ang makina natin, magbabawas pa yan. Dahil nagpalit nga tayo ng oil filter, magbabawas pa yan. Aakyat pa yung ating mga langis sa ibabaw ng ating makina. Kaya lang ulit tayo mag-a-add ng konti pang langis. At yun mga kaibigan, tapos na ang ating tutorial sa change oil. Tataklo na lang natin yan mamaya. At ganun lang kadali magpalit ng langis sa ating mga motor. Hindi nyo na kailangang bumayad pa. Ganun lang magpalit. Libre.
natin itong mga kaibigan. At maraming maraming salamat nga pala sa panonood ng ating mga videos at sa pagsuporta nyo. Maraming maraming salamat. Keep safe, drive safe everyone. Bye bye. Reset nga pala natin ito muna mga kaibigan. Yung trip A niya, yan ang tinakbo natin nung huli tayo nag-change oil, 3615.9. Press nyo lang, hold nyo lang itong adjust button. Tsaka yung trip B. Okay mga kaibigan, start natin yung ating engine.